Bago pa mag-alas 6 ng umaga ng Sabado, mahaba na ang pila ng mga tao sa Tramo Court, Barangay Santa Lucia. Kanilang inantabayanan ang pagdating ng St. Gerard Charity Foundation Incorporated para sa medical mission at wellness program. Nang buksan ang programa, hindi na magkamayaw ang mamamayan na naisulitin ang iba't ibang libreng serbisyo. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Sara Descaya kasama ang mga anak, ipinagpatuloy ang aktibidad ng kanyang asawa na si Curly Descaya at ng kanilang grupo. Nabatid na habang dumadami at nadadagdagan ng serbisyo sa medical mission ay mas dinadagsa ito. Pinag-aaralan na ng kanilang grupo na gawin ang proyekto buong linggo at hiling sa mga barangay ang mas malaking venue para sa dumadaming benepisyaryo. Ngayon po, sobrang dami talaga ng tao. Tingin ko naman, kakayanin din naman kasi kung sakaling kulangan, madali lang namang magpatakbo sa office namin para magdagdag na karagdagan. Ang problema namin, baka sa pagkain kulangin dahil sobrang dami, ang haba talaga. Talagang yung iba nga, hindi na namin nilakad. Kinaway na lang namin kasi ang haba. So nakakatuwa naman dahil ano, kaya lang, sabi namin talagang kailangan dagdagan pa namin. Kung times 1 lang dati ang ginagawa namin, dapat i-times 2, times 3 na namin. Kasi the more na umiikot kami ng umiikot, dumadami ng dumadami. Akala nga namin hindi na namin kailangan mag-Sunday pa. Kasi natatakot kami dati na Saturday, naku, baka wala na pumunta ng Sunday. Pahinga nila yun eh. Baka wala na pumunta. So ngayon, tinesting namin ang Sunday ng mga nakaraang linggo. Aba, grabe, ang dami pa rin tao. So ibig sabihin, kahit Sunday pala, at kahit siguro hindi Sunday, baka kahit Monday, Tuesday, baka marami pa rin dumating. So yun po ang nag-aaralan namin, baka kahit Tuesday, Sunday, o baka buong linggo na, magpa-medical mission na kami. Naipsan namin ng kapiraso, kahit pang isang buwan man lang yung maintenance nila. So siguro nakatulong na kami sa maliit na paraan na yun. At kung sakasakali namang kinulang pa rin, habol lang sila sa ibang mga barangay na kung saan kami umiikot, pwede po silang pumila din po doon. At ang mga barangay kapitan naman po ay welcome naman po nila. Hindi lang naman mga constituents lang nila ang pumupunta. At hindi rin po nila pinipigil kung sino po ang gustong humingi ng tulong sa bawat barangay na pinupuntahan namin. Kaya ngayon po, hindi po namin alam kung lahat po ito ay mga taga-barangay Santa Lucia lang. Maaring may mga halong barangay ito na galing sa ibang lugar na humabol dito para sakaling maitawid nila ang pang isang buwang gamot nila, maintenance. Para lahat po ng mga taga Santa Lucia, maraming salamat po sa pagdalo nyo. Pasensya na po kayo. Medyo malit lang po ang nahiram natin na area, kaya nagsisiksikan po tayo, napakahaba po ng pila. Sa mga susunod, hihingi na lang kami sa mga kapitan at makikausap na mabigyan kami ng mas malaking venue po para mas malaking kwersa din po ng mga staff, ang mapadala namin at mga charity foundation staff. Ganun din po, ma-accommodate namin ng maayos yung lahat ng mga pumipilang napakarami talaga. Libreng medical, dental at eye checkup, X-ray at ECG. Kasama pa din ang masahe, manicure, pedicure at haircut. May mga nakatanggap ng gamot, grocery packs, salamin, wheelchair, tungkod, saklay at pagkain. Hindi din nawala ang anti-rabies vaccination para sa mga pets. Ang mga homeowners association at ibang samahan may medical kit, samantalang ang barangay may patrol vehicle at garbage hauler. Itong nasa likod na to, yan po ang ibibigay natin, i-donate po natin maya-maya po. May contract signing tayo kay Cap Ilagan po. Si Cap Alduin Ilagan po ay kasama po namin ni Ate Sara sa City Hall na nag-uumpisa pa lang kami talaga pare-pareho. Kami-kami ang magkakasama noong 2011, 12, 2013, hanggang 14 yata yun. Bago naman kami tumulong dati pa sa Pasigueño, mas nauna namin tinulungan ang labas. Katunayan, doon nga kami nakakonsensya dahil unu-una tumutulong kami sa dulo ng Pilipinas, sa Mindanao, at minsan sa Quezon City pa, doon sang-sang Dako, may Laguna pa. Na-realize namin na tumutulong tayo sa labas, bakit dito sa Pasig. Mas nilakasan po natin ang pagtulong dito sa Pasig kasi taga-Pasig naman tayo eh. Sa Pasig mga kinabang, taga-Pasig ang office namin. Saka lahat po ng empleyado namin dito taga-Pasig din. Kaya na-realize namin, lumalayo po tayo ng pagtulong. Nasa harap lang natin. Ayon kay Attorney Ian Sia, gamot at healthcare ang higit na kailangan ng mga tao, kaya't malaki ang naitutulong ng kanilang programa. Actually, napakalaking bagay nitong ginagawa ng St. Gerard Charity Foundation kasi alam naman natin mga taga-Pasig na sa ngayon talagang pag pumunta tayo sa mga health centers natin, talagang hirap din silang makapagbigay ng gamot sa mga pasyente. So malaking bagay na isang private institution kagaya ng St. Gerard Charity tumutugon
sa pangangailangan ng tao. Dati ang St. Gerard Charity, kailangan pupunta ka sa kanila. Bukas naman ang pintuan, walk-in. Pero naisip ni Curly at saka ni Sarah na mas maganda, doon na tayo pumunta sa barangay. Dahil baka nga pati pamasahe, di ba? Kung walang pambili ng gamot, baka pamasahe wala rin. So mas mainam na tayo na tumungo sa mga barangay, doon na natin pamahagi yung tulong. Susundan ko lang yung pakiusap ni Curly na sana sa mga kapitan ng barangay, matulungan nyo po ang St. Gerard. Isang tamang venue lang naman po ang kailangan po namin. Nang sa ganon, maayos po nating maidaos ang medical mission. Siyempre, nakakaawa rin ho. Buti hindi ho umuulan. Imagine ho nyo kung maulan ngayon at mahaba ang pila ho sa labas. Eh, may mga nakapila rin po ng mga senior citizen, no? So, yun po ang kasama sa panawagan natin. Na sana po sa mga susunod na medical mission, maramdaman din po namin ang suporta ng mga kapitan. Tutuwa akong maging bahagi ng St. Gerard Charity Foundation. No, isang araw na nasa pinagbuhatan kami, kasama ko si Sarah, meron kasing nanawagan para doon sa kapitbahay niya. So ang ginawa ni Sarah, tinulungan yung kapitbahay, pati yung nanawagan. At habang nandun kami sa pinagbuhatan, at namimigay kami ng mga gift packs na tulong sa mga pamilya ron, may isang ali na inaabutan, ang sagot niya, ito, sabi niya, nako, wag na po ako. Natulungan na po ako ni Ate Sarah 10 years ago. Na-hospital po yung anak ko. Ang laki po na ibinigay na tulong sa akin ng ni Ate Sarah. Kaya po, ibigay niyo na po sa iba yan. Yun po, malaking utang na loob na po. So, nakakatuwa. Actually, doon ako napabilib din sa mga pasikenyo na marunong tumanaw na utang na loob. Hindi nila nakakalimutan yung mga mabuting ginawa mo para sa kanila. Blessing, binibigay ni Lord dyan sa mga taong tumutulong para mas maging channel ka ng blessing. No? So, yun ang dasal natin para kay Curly at kay Sarah. Tayong mga taga-Pasig, maging bahagi tayo ng mga nabibiyayaan, no? Ng biyaya tinatamasa nila bilang mag-asawa. Pang 15 medical mission na to ng bawat nadadagdag na medical mission, parami ng parami ang dumarating na tao. So, dumadami na yung nakakaalam. Ipinagpapasalamat ng mga residente ang nag-uumapaw na tulong, hatid nila Kuya Curly at Ate Sarah. Hiling nila na magpatuloy ang medical mission at ang pagtulong ng mag-asawa sa mga Pasigueño. Ito po yung isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. At talaga naman pong kitang-kita po natin yung dagsa ng tao. Lalo-lalo na po yung mga opisyales at mga miyembro ko po ay inavail po nila yung mga services na meron dito kung saan napakalaki ng tulong po sa amin. Talaga pong napakalaking tulong po sa amin. Kaya po taus-puso po kami nagpapasalamat kay Ate Sarah Discaya and kay Sir Curly Discaya sa mga ganito pong humanitarian services na talaga naman pong nakakatulong po sa tao. Sana po tuloy-tuloy po ito, hindi po mawala po ang ganitong servisyo. Kami po mula po sa officials at miyembro po ng Kabarangay Civic Society Organization, andito rin po ang isa sa mga officer ko na si Ma'am Maria Bueno, ay taus-puso po ulit po kami nagpapasalamat po kay Sir Curly Discaya and Ma'am Sarah Discaya sa ibinaba niyo pong medical mission. Nagsama-sama po kaming lahat para po maipakita po namin ang taus-puso namin pagsuporta kay Ma'am Sarah Discaya po. Mag-check up pa lang ako ngayon sa mata. Tsaka yung food pack. 5 maintenance ko eh. Inuuna ko yung mata ko eh. Mapasalamat po kay Ate Sarah. Nagkaroon ng mission dito sa Santa Lucia. Napakamaraang salamat. Nagkakuha ko ng gamot. Maraming gamot. Tsaka salaming. Nakapagpagupit ako. Salamat, Ma'am Sarah. Siya nakuha kong mga gamot. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.